Ito naman po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma. So sa pagkakataong ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay meron po tayo ditong pag-uusapan naman. Kagabi po ay na-topic natin ang objection ni Brother Eliseo Soriano. This is also connected, no, sa kung ano po yung objection niya. But at this time, ito po ay patungkol po sa INC ni Felix Manalo na nakita ko po yung isang short video na edited po, mga kapatid at mga kaibigan. At ganito po, no, ang ating mapapakinggan dito at masisilayan sa kanila mismong pagkakaunawa. Ito po, pakinggan natin mabuti ang ministrong ito. Exodo Kapitulo 20, talatang 1, pagkatapos po ay 3 hanggang 5. Ito ang sinabi ng Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawang o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan yan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-apat na saling lahi. Napakabigat po palang kasalanan sa harap ng Diyos. So, Exodo. Yan, napakalinaw po, mga kapatid at mga kaibigan, yung atin pong binasa. Yung atin pong pinapanood, no? Yung atin pong yung binasa po ng ministro sa atin, na kung saan ay ipinapatungkol niya ito sa pagpapagawa ng mga rebulto at ng mga larawan. So as long as meron mga ganito pong mga tao na mahirap pong paunawain patungkol po sa katotohanan talaga, mga kapatid at mga kaibigan, ay patuloy naman po tayo na magbibigay talaga, no, ng pagpapaliwanag patungkol po sa bagay na ito. Sapagkat, no, nakikita naman natin yung realidad po, mga kapatid at mga kaibigan, na dito po ay nasisilayan po natin na meron sila mga, may mga point naman sometimes yung kanilang pinagsasabi, pero hindi lahat ay nasa punto po ang kanilang pinagsasabi. Ha? Tama yung nakasulat po sa talata, pero tingnan po natin, mga kapatid, atin pong basahin mabuti. Sabi niya kasi, Exodo Kapitulo 20, ang talata daw, mga kapatid, ay 1 hanggang sa 5. No? Yung sabi niya kanina. Kapitulo 20, talatang 1, pagkatapos po ay 3 hanggang 5. Yan. 1 daw, nag-jump up siya sa 3 hanggang daw sa 5. Okay. Basahin po natin mabuti, mga kapatid, yung context nitong kanyang sinasabi sa atin kung ito ba ay tutugma, no, sa tamang pagkakahulugan. So, ganito po, mga kapatid at mga kaibigan, ang ating mababasa. Sa version po ng ang dating Biblia, para gamitin natin yung hindi version ng Catholic na ginagamit po. At ang salita ng Diyos at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako, ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng
lahi ng mga napupuot sa akin. So dito po mga kapatid at mga kaibigan, dito po natin ito pagninilayang mabuti. So pinipilit na ang pinagbabawal daw ay ang pagpapagawa ng larawan. Kasi dito po siya nagkaroon ng point sa verse 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Now, if you put this in context po mga kapatid, atrasin lang natin yung pagbabasa. Sa verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So ang ibig sabihin po nito mga kapatid at mga kaibigan, malinaw na ang ipinagbabawal po dito ay ang pagkakaroon po ng ibang Diyos. Dito po sa Exodus chapter 20. Hindi po dito sinasabi na ang pinagbabawal po dito ay ang pagkakaroon o pagpapagawa, kundi ang pagsasamba po sa hindi naman totoong Diyos. Ayan. Ito po, kung babasahin po natin sa ICB na translation po mga kapatid ng Biblia, ay ganito po ang ating mababasa sa talata 4. Na, yan. So para mas malino po mga kapatid, ha? Hindi kasi ito dapat, ito ay translation ng Protestante mga kapatid. Ito hindi ito self-serving. Ito dapat liwanagin nating mabuti. At dapat mas malinaw ang pagkakaunawa natin dito. Ito po, Exodus chapter 20 verse 4 ng ICB version ng Biblia. Ito yung ating mababasa. You must not make for yourselves any idols. Take note of this mga kapatid. Any idols. So iba po yung image or statue sa sinasabi nating idols. Don't make something that looks like anything in the sky. Pero ang pinagbabawal po, take note and analyze this very carefully. You must not make for yourselves any idols. So ang pinagbabawal po dito ay malinaw na malinaw, malinaw pa sa sikat ng araw, o maliwanag pa sa sikat ng araw mga kapatid at mga kaibigan, ay yung pagbabawal po sa pagpapagawa ng idolo o idols. Ayan, anything in the sky above, sa itaas sa langit, or on the earth below, dito sa lupa, or in the water below, the land, sa baba pa. Eto ha, you must not worship or serve any idol. So very clear dito mga kapatid at mga kaibigan na ang ipinagbabawal po dito ay ang pagpagawa po ng idolo o pagkakaroon po ng idols. In the Catechism of the Catholic Church stated also na masama at bawal talaga ang idols. It is paglabag sa first commandment, mga kapatid. If you are a true Catholic, so you must know this na kapag tayo pala ay nagkaroon ng idols, yan ay paglabag sa first commandment. Kaya malinaw dito mga kapatid, no? Kaya nga kailangan talaga liwanagin at dapat mas malinaw yung pagbabasa natin. At sa konteksto pong ito mga kapatid at mga kaibigan, ay napakalabo po na ang Diyos mismo ay nagbabawal sa pagpapagawa lamang, no? Hindi kasi sinasabi doon na ipinagbabawal ng Diyos ang pagpapagawa lamang. Bagkos, ang pinagbabawal ng Diyos ay ang pagkakaroon ng idolo o yung idols. Dahil in the Exodus chapter 25 verses 18, ito po, simulan natin yung pagbabasa sa verse 16. Ito po, then put the two flat stones in the Ark of the Covenant, I will give you these stones on which the commands are written. Then make a lid of pure gold for the Ark of the Covenant. This lid is the mercy seat. Make it 45 inches long and 25 inches wide. Then hammer gold to make two creatures with wings. Ayan, nilalang na nasa langit po yan mga kapatid ha. Put one on each end of the lid. Gagawa ng imahin ng
ng creatures with wings, no? Yan, no? Make two creatures with wings. Ayan. Put one creature with wings on one of the lid and put the other creature with wings on the other end. Attach the creatures with wings to lid so that they will all be one piece. The creature's wings should spread out over lid. The creatures are face each other across the lid. Yan po mga kapatid, ito ay malinaw na merong ipinagawa pala ang Diyos ng imaheng na nasa langit. Now, if we will read this mga kapatid, ano ba itong sinasabi natin dito na ipinagawa ng Diyos, no, na creatures with wings? Hindi na lang na nasa langit ito mga kapatid. Ito yung patunay natin, basahin natin sa ang dating Biblia mismo. Bibliang Protestante po ito mga kapatid. Ayan, no? At gagawa ka ng dalawang kerubing ginto. Dalawang kerubing ginto. Ayan, nayari sa pamukpok iyong gagawin sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. So it's very clear mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos mismo nagpagawa. Bible doesn't contradict to itself. Ano yung nagkakaroon ng kontrahan, ng contradiction mga kapatid at mga kaibigan? Yung pagkakaunawa ng gumagamit mismo ng Biblia. I know ito yung mabentang propaganda kasi ng ibang sekta ng pananampalataya. Yung pagkakaroon ng rebulto, ng larawan, ng Iglesia Katolika. Ito yung mabenta nilang panunuligsa sa simbahan, lalo't lalo na po mga kapatid sa mga mahihinang Katoliko na nadadala po nila sa kanila mismong panluloko. Pero malinaw po na nabasa natin sa Biblia, hindi naman pala masama ang pagkakaroon ng larawan dahil mismo ang Diyos ay nagpagawa nito. At napakalinaw po mga kapatid at mga kaibigan, nabasa po natin mismo sa Biblia kanina, in other translation, sa ICB version ng Biblia, sa Exodus chapter 20 verse 4, malinaw po doon na nababanggit na ang pinagbabawal ng Diyos hindi po ang pagkakaroon ng larawan o ng imahen. Ayan. So kundi ang pagkakaroon po ng Diyos-Diyosan. Ito po ang malinaw na katotohanan dito. Hindi pala at hindi talaga ipinagbabawal ang pagkakaroon ng rebulto o larawan. Bagkos ang malinaw na ipinagbabawal po mga kapatid at mga kaibigan ay ang pagkakaroon po, no, ng Diyos-Diyosan. Alam niyo po ito yung palaging iginigiit po sa atin. No? Sad to say, many of Catholics cannot defend their faith. Especially when a time na sinisiraan po ang mga sagradong imahe natin. Na ang mga imahe ng mga santo, imahe ng Panginoong Jesucristo na yung Santo Kristo natin, sinasabihan ng ito ay Diyos-Diyosan, walang magawa ang karamihan po sa atin. Why? Bakit po? Dahil hindi po natin napag-aralan ang ating pananampalataya. That is the sad reality. Pero malinaw po dito mga kapatid na ito ay hindi pa huli para sa atin. This is also the time for us to study our Catholic faith. Dahil kapag napag-aaralan po natin ito, ibig sabihin ay madetipinsahan na po natin ito. Katulad po nito ngayon,
marami po tayong activities sa Facebook, no? At kalimitan po sa atin, nakikita po natin yung mga paninira sa simbahan. And many of us ay hindi po nagre-react. Many of us ay, yun na lang, parang nagbibingi-bingihan na lang. And what is really the reason? Dahil ba yan ay tama sila? No. Ang pinakarason po niyan, dahil hindi po natin kaya. Kaya nga, sa pagkakataong ito, mga kapatid, I'm encouraging all the Catholic to study their faith. Kasi kapag pinaliman pa po natin ating pag-aaral sa ating pananampalataya, mas lalo po nating mauunawaan ang pagiging Katoliko natin. Bakit maraming naglilipat sa ibang sekta ng pananampalataya na sila ay dating Katoliko? Sabi nila, meron akong nabasa kasi, Katoliko ako noon. Pero wala akong nakuha o nalaman na itinuturo ng pare tungkol sa doktrina. Ang tanong dyan, noong ikaw ba ay Katoliko noon? Pinag-aralan mo ba ang pagiging Katoliko mo? Yung totoo, honest to goodness, yung totoo. Kasi kapag pinag-aralan mo, for sure ako dyan. Hindi mo iiwan ang pagiging Katoliko mo. Book of Knowledge, no? Volume 16, page 287. Noong bumalik po kami sa pag-aaral, ay napunta kami sa library at hinanap ko talaga yung librong yan kasi wala akong ganyan. That is the standard reference. And you know what I discovered? That the Catholic Church was founded by Jesus Christ. That the Catholic Church has the unbroken succession from St. Peter. Yun po ang realidad na nakita ko. Kaya nga sinasabi ko, this Exodus chapter 20, verse 4, ay propaganda na po yan. O verse, up to verse 5. Matagal ng propaganda yan para siraan ang ating iglesia o ating simbahan. But I really believe also to what the Lord Jesus Christ said. Ako po ay patuloy na naniniwala na ang pangako po, no, ang promesa po ng ating Panginoon ay hindi po yan nawawala. Sapagkat, nung siya po ay muling nabuhay at nag-command sa kanyang mga alagad na bibinyagan ang lahat ng tao sa lahat ng bansa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ay ganito po ang kanyang sinabi, mga kapatid. Pakinggan natin mabuti. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Kaya nga tinatawag ang simbahan na tinatag ng Panginoong Hesus na Katoliko, sapagkat ang salitang Katoliko ay hango po sa salitang Griyegong Katolikos, na ang kahulugan po niyan ay lahat ng bansa. Ano yung identity ng mga Katolikong ito? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung identity sa binyag ay matatanggap nila yung ano? Yung pagbibinyag ay sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Trinitarian formula po. Ito ang promise ni Lord sa verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. This is the reason why I am still a Catholic. Kahit na po noon ay muntikan na akong malipat sa born again, malipat sa baptist, but then I am still a Catholic because of the reality that our Lord Jesus Christ is the founder or was the founder of this Catholic Church. At ito yung hinabili niya po, no? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. At hindi lang po yan, mga kapatid.
noong kanya pong sinabi kay San Pedro na sa pamamagitan ng San Pedro ay itatayo ang iglesia, ganito po mga kapatid ang kanyang sinabi. Oh. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang, take note of this, kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Even how many times the church was persecuted, the church still stand. Dahil even the gates of hell cannot prevail. And our Lord Jesus Christ in Matthew chapter 28 verse 20, nagsabi din sa atin kanina na binasa ko, siya ay sasama until the end. Yan ang hindi po pwedeng pasinungalingang katotohanan. Kaya nga nung itinatag niya ang kanyang iglesia dito, walang pangalan po yan. Itatayo ko ang aking iglesia sa pamamagitan ni San Pedro. Ito ay nagkaroon ng pangalan, siyempre of course, no? Sa pagbabago ng panahon, ang mga Kristiyano ay tinawag na Katoliko. Yan ay dahil sa obispo ng Antioquia, St. Ignatius of Antioch, na sa kanyang sulat sa Smyrnians, kung saan daw merong Catholic, no, nandoon ang simbahan. Kaya nga, malinaw na ang Catholic Church is the true church founded by our Lord Jesus Christ na pilit na sinisiraan, pilit na ginigiba po nitong mga ibang sikta ng pananampalataya. This video is just to defend the Catholic faith, lalo't-lalo na sinisiraan yung mga sagradong imahen ng simbahan. No? Yung pinakita nating video kanina, no? Kung titingnan natin muli mga kapatid, oh, sa videong ito, ayan, oh, i-analyze po natin mabuti ito. Sabi niya dito, Exodo Kapitulo 20, talatang 1, pagkatapos po ay 3 hanggang 5. Ito ang sinabi ng Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Ayan, malino naman pala na ibinanggit niya mismo na huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Malino po yan na nabanggit na huwag magkakaroon ng ibang Diyos. Pero bakit iniiba pa ang pangkahulugan? Ayan. Maliban sa akin, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ayan, malinaw dyan. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, ang ipinagbabawal po dyan ay ang idols. Hindi ang images, hindi ang statues. Hindi po ang satwa, hindi po yung ribulto, hindi po ang mga imahen, kundi ang mga Diyos-Diyosan ang ipinagbabawal. O kaya'y larawang o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid. Ayan, dito sila nagbibigay ng malaking emphasis po mga kapatid. Pero, connected po yan, by context po dapat yung pagkakaunawa dyan. Yung mga larawan, ribulto ng na inanyuan, nakawangis ng kahit anuman, yan po ay nagiging bawal lamang kapag yan ay nagiging Diyos-Diyosa na. So, ang tanong dito, kailan po ba yan nagiging Diyos-Diyosan? Nagiging Diyos-Diyosan po yan mga kapatid at mga kaibigan kung yan po ay sinasamba na. Again, kung hindi po sinasamba, therefore malinaw po na hindi yan Diyos-Diyosan. Sana po ay nagkaroon po tayo ng aral. Sana po ay nakatulong po ang inyong abang lingkod para po sa pagdadagdag ng pagpapatibay ng ating pananampalataya. Ayan. So maraming salamat po no mga kapatid at mga kaibigan sa inyong pakikinig. Naway napasigla po ng ating pag-uusap ang inyong pananampalataya sa katotohanan ay ating pag-usapan. Patuloy nating hahanapin ang katotohanan ng pananampalataya at patuloy nating susuriin ang mga aral ng simbahang Katoliko. Tandaan lang po natin mga kapatid at mga kaibigan, ang katotohanan ay hindi natatakot sa pagtatanong. At ang pagtatanong ay hindi kailanman isang tanda ng kahinaan. So kung mayroon kang katanungan, magtanong ka po. Hindi yan tanda ng kahinaan.
Ayan. So, magpatuloy po tayo no, sa paghahanap ng katotohanan at patuloy nating ibahagi ang liwanag ng Ebanghelyo sa ating mundo. Maraming salamat sa pakikinig, mga kapatid, mga kaibigan, Prodeo et Iglesia.